official naman tayo mga kadiskarte, no? Pupunta naman tayo ngayon sa bata. So tingnan natin kung ano ang pagkakaiba ng umaga at gabi sa lugar ng bata. Samahan niyo ako mga kadiskarte, tayo na! Unang pasok mo mga kadiskarte, ito yung bumungad sa mata mo. Pinas Supermarket kung saan nandyan ang mga Pilipino bumibili dahil yan nila matatagpuan ang pangangailangan nila sa buhay. At hindi lang yan mga kadiskarte, no? Marami ding mga malalaking gusali kung saan na pwede kang bumili mga gadget or damit, or pupunta ka, or mamasel, or kumakain mga kadiskarte. Dito rin, pwede mong ipasel ang iyong mga kaibigan, kasintahan, at lalo na ang inyong mga kabit. Dito kayo magpasyal hanggang magsawa. Ang lugar na ito mga kadiskarte, ito talaga yung bagsakan ng mga Pilipino at dito rin sila halos pumapasyal lalo na pag Friday. Sa mga gusaling ito mga kadiskarte, makikita mo rin ang maraming mga gold, maraming mga matatanda, bata, may ngipin o wala. Tuwing sahuran mga kadiskarte, dito rin magpapadala ang mga Pilipino na kanilang mga pera papuntang Pilipinas. Dumaan lang yung pera sa kamay at dumiritso na sa Pilipinas. Kaya ang natitira resibo na lang at ang natitirang iba para sa kabit. At naglakad na kami mga kadiskarte, papunta na kami sa kainan kasi nagugutom na talaga ang mga alaga namin sa ilalim ng tiyan. At sa tuwing maamoy namin ang pagkain sa kapaligiran mga kadiskarte, talagang sinisipa, tinadyakan yung mga bituka namin sa mga alaga namin dito sa ilalim ng tiyan. Dito sa lugar ng bata mga kadiskarte, dito rin matatagpuan at iba't ibang klase ng mga restaurant, hindi Pakistani, Pilipini at iba't ibang klase ng mga nilalang sa lupa. At hindi namin nakita ang hinahanap maming ribs, so lumipat kami sa kabilang kanto mga kadiskarte. Much later. Sa wakas natagpuan namin ang matagal naming hinahanap na restaurant mga kadiskarte. Noong una matagal kami pumapasok kasi nagdalawang isip kami kung ito ba talaga. Dahil hindi Pinoy restaurant yung nakita namin kaya matagal kami pumapasok. Nung nakita namin ang mga ribs na napaninda nila mga kadiskarte sa kanilang logo, at agad na kaming pumapasok. Nung pumasok na kami sa restaurant mga kadiskarte, bumungad agad ang mga iba't ibang klaseng niluluto nila at nagdadalawang isip ang mga kasamahan ko mga kadiskarte kasi parang nakakita sila ng kontrabida sa pelikula. Ganun pa man ay binigyan kami ng menu dahil alam niyang may kasama na kong malaking tiyan at palaban sa mukbang. Dahil masarap ang pagkain nila mga kadiskarte, nauna na ako at pumasok na ako sa tinatawag nilang secret room. Nung pagpasok ko sa secret room mga kadiskarte, bumungad sa akin ang magandang kapaligiran sa loob. Bonggesyos talaga ang restaurant nila mga kadiskarte at para kang nasa party or kasalan or binyag ba mga kadiskarte. Ang unang makikita nyo mga kadiskarte ay sausawan at saka gerger limbs. Ang gerger ay paborito ng mga Bisaya. At nauuna ng kumain ng dalawang kambing, si Waro at si Bistri, na parang ding kambing. A few moments later. Sa wakas mga kadiskarte, dumating na rin ang order namin na ribs. Ito masarap talaga mga kadiskarte, sa amoy pa lang ulam na. Oh my God! Wow! Kahit hindi pa tapos ang waiter sa paglapak ng mga pagkain mga kadiskarte, yung kasamahan ko na si Bistri matakaw talaga sa pagkain at nauuna na siyang kumuha. Ang lupit! Napakasarap talaga ang pagkain dito mga kadiskarte, sa halagang 33 real ay hindi ka talaga magsisisi. Kaya subukan nyo nang kumain dito, kaya kain now! At dahil kumakain na yung mga kasamahan ko mga kadiskarte, kumain na rin ako, wala na akong pakialam, bahala na ang tomorrow dyan. Kaya gumagalaw na yung kaliwat kanan mga kadiskarte, kain dito, kain doon. Tingnan nyo si Bistri mga kadiskarte, parang wala nang bukas. Pag kumain kayo dito mga kadiskarte, dito lang yan sa bata, masarap talagang mga ribs nila dito mga kadiskarte, sobrang lasado. Wow! Siya naman si Waro, mahihain kunwari sa kamera, nag-diet raw siya. At ito naman si Bochokoy, simple pero rock and roll ang tirada. Pagsapit ng gabi mga kadiskarte, so pumapasok kami dito sa butika kasi yung kasamahan namin may prostate cancer. Wow.
So ganito sa labas ng supermarket mga kadiskarte, maraming driver naghahanap ng mga passenger kasi ito yung extra income nila sa Saudi Arabia. Shoutout pala sa mga Pilipino dyan at sa mga ibang lahi na namasada dito sa Bata. Mag lower price naman kayo, huwag naman yung overprice. Oh my God. Pangtulion tamuron. So dito sa loob ng grocery supermarket mga kadiskarte, makikita mo dito mga iba't ibang nilalang na nilikha ng Panginoon. So dito nag-grocery halos nasa gabi. So marami ditong mga magbibiling mga prutas, gulay. Ito ang dapat yung ngat-ngatin kasi organic. At yung may mga kachatmate, dito rin magkita-kita sa loob ng grocery. Sabay magpag-grocery sa kachatmate ba? So ikot ko kayo dito sa grocery mga kadiskarte para malaman nyo kung gaano kalaki ang grocery dito at makikita nyo mga iba't ibang tao dito sa mundo na makikita nyo dito sa lugar na ito. Dito sa Bata mga kadiskarte, kung marami kang pera or that's the tone, marami kang mabibili dito sa mga lugar na ito. So lalabas na kami mga kadiskarte para makita nyo ang salabasan kung anong hitsura niya paggabi. Ito yung hitsura niya paggabi mga kadiskarte, ang daming ilaw. Magaganda tingnan talaga ang kapaligiran dito mga kadiskarte, lalo na paggabi. Pagdating ng Friday ng gabi mga kadiskarte, crowded dito sa sobrang daming tao. Sa ngayon hindi pa gaano crowded kasi kunti lang ang tao sa ngayon. So hindi na muna magtagal ang sismisa natin mga kadiskarte. Pauwi na kami. Ito yung mga kasamahan ko sa loob. Makikita nyo naman mga mukha nila. Madilim. Yung sobrang itim na hindi na talaga makita. At ito yan si Waro. Nauna na pala doon si Waro sa dulo. Mabilis pa sa kidlat. God bless all na lang mga kadiskarte. Hanggang sa muling. Chismisan. Marites Pamor. Paalam.